Pasok na sa listahan ng mga opisyal na kandidato para sa pagkasenador si Pastor Apollo Sikibuloy ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Samantala, mga akusasyon laban sa butihing pastor walang epekto sa mga botante. Si Marcus Gonzalez sa report. Sa inisyal na listahan ng COMELEC ng mga kandidato sa pagkasenador, pasok si Pastor Apollo Sikibuloy. Sa isang media briefing, inisa-isa ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia ang 66 na nasa listahan kung saan nga pasok na ang butihing pastor at opisyal nang mailalagay ang kanyang pangalan sa balota para sa 2025 midterm elections. Matatandaan na mahigit 170 ang naghain ng kandidatura para sa pagkasenador. Ang mga COC na mga ito'y dumaan sa deliberasyon at evaluasyon ng COMELEC Law Department at buong COMELEC and Bank. Kerubin, Kibuloy. So yan po yung 66 na basis sa determinasyon ng komisyon at basis sa rekomendasyon ng Law Department ng COMELEC ay dapat na i-consider ng mga valid candidates at legitimate candidates. Ang pinagbasihan, hindi lamang po yung certificates of candidacy, hindi lamang din yung mga na-research ng mga team ng Law Department sa kanilang mga social media accounts at kasama din ng social media, kasama na rin yung mga pronouncements na binibigay nila sa media, hindi lamang during the filing of the candidacy, kundi kahit sa mga previous na pronouncements po nila. Ayon kay Garcia, ang natitirang 117 na hindi pasok sa inisyal na listahan ay idadaan pa rin sa due process bago sila ideklarang nuisance candidates. Sinabi ng Law Department na kung pwede ay aprubahan yung recommendation nila na iparaffle sa dalawang divisions ng COMELEC consistent sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Cipriano versus COMELEC na kung saan kinakailangan bigyan pa rin ng due process yung 117 out of the 183 na mga senatorial aspirants upang maipaliwanag nila kung bakit hindi sila dapat ideklara na nuisance candidates. Marami naman sa mga kababayan natin nagpahayag ng suporta sa kandidatura ni Pastor Apollo. Tiwala sila na malaki ang magagawa ni Pastor Apollo sa Senado gaya ng nagawa nito sa kanyang kongregasyon. Ayon sa kanila, hindi sila naniniwala sa mga akusasyon na ibinabato sa butihing pastor. Pero we are open to supporting him. Oo naman, siyempre. Well, na kasi may layunin naman siya sa bayan. Hindi naman yung sabihin mo na porke ang daming bato sa kanya. Paniniwalaan mo na may batas naman tayo. And then nakikita naman natin yung mga accomplishment ni Pastor. Lahat naman yun. Kahit naman sabi mo hindi ako, Katoliko ako. Nagbabasa naman ako yan, tinitingnan ko naman yan eh. Aanoin mo rin sila. Mayroon pa siya maniwala sa salita eh. Eh, yun naman yan, kahit naman sabi mo ang daming ang binabato sa kanya, pero mayroon pa rin paniwalaan. I-prove nilang guilty. Nilang. Hanggat hindi na po-prove, nobody is innocent, everybody is innocent until proven guilty. Yeah. Yun lang. Pero i-prove nilang ano, pag na-prove, iba. Pero paano pag hindi na-prove? Kung mapuprove ka agad na hindi siya guilty, ako, maglalanslide lang. Huwag na natin uhusgan yung isang tao pagka porkit hindi pa natin alam ang totoo. Pwede yung masuportahan si Pastor Kibuloy? Pwede po. Naniniwala naman po ako na mabuti siyang tao eh. Pero bukas ka na suportahan sa... Oo naman. Bakit? Duterte yan, di ba? Kaya yun ang bubuti. Pati sa internet space, bumuhos ang suporta kay Pastor Apollo Kibuloy sa social media. Samantala, sa huling araw ng pasahan ng petisyon laban sa mga nuisance candidate, ayon sa COMELEC, 80 ang naghain ng petisyon sa local level, habang 20 naman sa national positions. Ang nuisance candidates ay tinuturing na pampagulo lang at wala talagang intensyon na tumakbo sa eleksyon. May isang klase pa po talaga na isang nuisance candidate na yung gusto lang ay magpasikat, gusto lang makita sa TV at magkain ng COC, tapos na, wala na po siyang gagawin. May isa pa rin pong klase at tingin namin yung mas masama, na naghain ng COC o inutusang maghain ng COC ng ilang kandidato ng purpose niyan, magnakaw ng boto. Sa paanong paraan, lilituhin yung ating mga kababayan. Katunog, kapareho, halos katulad ng spelling ng pangalan ng isang lehitimong kandidato. Ang mga petisyon laban sa mga nuisance candidate ay agad na riresolbahin ng komisyon. Una po sa lahat, ito po'y kaso, no? So ito po'y diringgin ng COMELEC, maari po itong magdepende dun sa dalawang division. At tatandaan po natin, may commitment naman po si Chairman Garcia na tatapusin ang lahat ng ganitong kaso sa division level by October. At yung pong kung sakaling mag-MR pa sila,
aakyat sa Commission and Bank, tatapusin po ito by November po. So ito po talagang kaso, asahan din po natin, not later than October 29 na ilalabas namin sa aming website ang initial list of candidates. Ulitin po namin, initial pa lamang po ito at subject pa po ito dun sa mga kalalabasan ng mga kaso at iba pang mga tatanggapin po namin mga proseso. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.